Isa sa nag-viral online ang ipinost ni Police Chief Colonel Jaime Santos ng Las Piñas Police. Ayon sa report, hinablutan ng cellphone ang biktima at nang magkaroon siya ng pagkakataon, siya naman ang tumangay sa susi ng motor ng snatcher at agad niyang dinala sa pinakamalapit na police substation. Kaya ang biro ng mga netizen, mukhang nalugi pa raw ang snatcher. Pero ano nga ba ang sinasabi ng batas tungkol dito? Ang snatching ay isang uri ng pagnanakaw o theft. Ayon sa Article 308 ng Revised Penal Code, ang theft ay ang pagkuha ng gamit ng iba na walang pahintulot ng may-ari, may pagnanais na ariin ito, at ang pagkuha ay walang puwersa o pananakot. Nakabatay sa halaga ng ninakaw ang haba ng pagkakakulong ng salarin. Kapag umabot sa higit 12,000 pero hindi bababa ng 22,000 ang halaga ng ninakaw, 6 hanggang 12 taon ang tagal ng pagkakakulong ayon sa hatol ng hukuman. Attorney, pwede bang makasuhan ng biktima kung tinangay niya ang motor ng snatcher? Maaari ding makasuhan ng theft yung nagtangay ng motor dahil ito ay isang uri din ng pagnanakaw. Pero dahil dinala niya ang motor sa presinto, maaari siyang maabsuelto sa kaso. Isa kasi sa elemento ng theft ay ang intent to gain o intensyon na ariin ang bagay na ninakaw. Dahil sa isinoli niya ang motor sa pulisya, ito ay nagpapakita na wala siyang intensyon na ariin ang motor na kanyang kinuha. Attorney, paano kung caught in the act ang pagnanakaw? Ang general rule ay dapat may arrest warrant ang pulis bago manghuli ng mga kriminal o mga lumalabag sa batas. Ang warrant of arrest ay galing sa isang judge matapos ang masusing pag-aaral sa isang kaso na isinampa ng piskalya laban sa akusado. Subalit, sa ilalim ng Rule 113, Section 5 ng Rules of Court, maaaring mag-aresto o manghuli ang mga lumalabag sa batas ang sinumang tao o ang pulis kung ito ay alinman sa mga sumusunod. Una, huli sa akto o yung caught in the act sa harapan niya mismo ginawa, ginagawa o gagawin ang isang krimen. Pangalawa, katatapos lamang gawin ng isang krimen at may sapat na basihan o probable cause ang pulis o sinuman na ang taong kanyang aarestuhin ang siyang may gawa ng nasabing krimen. Pangatlo, kung ang taong aarestuhin ay isang takas na bilanggo o detainee, kailangan dalhin agad sa pinakamalapit na presinto ang nasabing mga inaresto ng walang warrant. Kung kayo ay may nais isang guni sa inyong lingkod, i-follow lang ang aking Facebook account. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makabulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.